Si Coach Jared ang source mo? Bobo, wala namang alam yun. Gusto ko lang i-welcome ang ating cosmological woman of the universe na walang magandang desisyon sa buhay, underdog style. Ayan. Hello, hello. Hi, everyone. Ano yun? Ayan, kanina yung feedback. Sige, yata ang kalahayan yung feedback. Hello, everyone. Nagbabasa ako ng maayos. Diyos ko, ito bang paglalaanan ko ng panahon? Charot. Chika, bakit mo ako in-invite? Ginulo mo ang aking pagpababae. Charot. Hindi, kasi may umakyat dito kanina. Tapos, ngayon, nababadrip siya kasi nga, sabi niya, bakit harap-harapan ng gustong biyakin ni Duterte ang Pilipinas, tapos sinusuportahan niyo pa rin. So, naaano siya, nababadrip siya. Tapos, yun nga, nung nalaman namin, siya pala ay hindi niya pala alam yung sentimento, hindi siya aware. Alam ba niya ang history ng bansa niya? Ayun nga. Kasi ang sabi niya, kaya daw ayaw niya is because may history raw ng violence sa Mindanao. So therefore, dapat daw, hindi natin sinusuportahan yung mga secessionist ideations na yan. So hindi din niya alam. It will be violent because Mindanao has the history of being violent. So alam niya yung history kung ba't may violence. That I don't know. Mukhang hindi. Hindi nga eh, kasi nakakaloka kasi itong mga taon to, no? makabansa, hindi naman nila alam ang history ng bansa nila. Mm-hmm. Just me, Santissima Trinidad. So, ayun na nga, huwag ka magsasabi na mahal mo ang bansa mo kung wala kang man lang binabasang matinong mga history books ng bansa or hindi mo inaalam talaga ang history ng bansa mo. So, di ba kapal lang mukhang mag-history ng violence sa Mindanao? Well, kaya, bakit ba may violence, no? Why is there violence? Ano ba yung pinaglalaban nila? There is a historical justice angle there. Kaya nga, kailangan pag-aralan ng history, mga ineng, no? Huwag puro TikTok. Hindi, ang problema kasi sa atin din, no? Problema ka rin kasi sa atin. Ang bookstores natin, wala silang masyadong mga libro about this, no? Malalaman mo lang ito, ano mo, mag-aaral ka sa UP. Sa UP kasi, ano, no, this is, mas maganda ang discussions nila dito to some extent, Ateneo and even LaSalle. Pero pag wala ka sa mga ganyan, this is not really being discussed the way, you know, people from UP understand it, especially from UP, no, kasi mas grabe ang research work sa UP. Mm-hmm. So, 'di ba? So, ayun ang eksena, hindi talaga siya walang Kaya hindi ko masasabi na itong mga taong tunay nagmamahal. Alam mo, yung mga taong ganyan, syempre hindi rin nila kilala si Claro M. Recto. Wow. Diba? Si Claro M. Recto po ay isa po itong fierce nationalist. Yes. Ito po ay ang lolo, I think, ni Ralph Recto. Kaya nga sabi ko, anong nangyari doon kay Ralph Recto? Parang napanis ata ang sinilya ng anak ni Claro M. Recto. Anyway. So, si Claro M. Recto may tawag sa inyo, no? Ang tawag niya sa inyo ay Barong Tagalog Nationalist. And that means? That means superficial. Mm-hmm. Ito yung, magsusuot kami ng Barong Tagalog. Pinoy Pride! Ay, nanalo kami ng Miss Universe. Pinoy Pride. Ay, may dugo siyang Pilipino. Pinoy Pride. Ay, nanalo tayo sport.
Pinoy pride. Yan ang tinatawag niyang barong Tagalog nationalist. Let's use it again. Oo, yun ang ano niya, barong Tagalog nationalist. Ay, ang ganda naman ng national costume. So doon mo nararamdaman yung pagiging nationalista mo pag mga nakakakita ka ng mga ganito. Pero hindi mo pag pag tinanong ka na kung anong history ng bansa mo, wala kang makakaalam. Kasalanan din to ng yellow, no? Kasi ang yellow, ang ginawa nila sa history natin ay nagsimula sa martial law. But before martial law, yeah, anong alam ninyo? True. That is so true. Diba? So true. Before martial law, anong alam ninyo? Bakit nagkaroon ng martial law? Diba? Ano yung conditions kung bakit nagkaroon ng martial law? Ano ba yung... So, kasalanan rin ito ng mga yelo eh, na ang history ng Pilipinas eh, nag-umpisa na ata ng martial law ng panahon ni Marcos Senior. So, diba kahit yung main textbook natin eh, nung grade school, parang, diba magdi-discuss ng pre-colonial history, pero parang napakababaw na, oh, ito may balangay, malipang. Mali-mali pa nga yan. Hindi ang tagal nga, hindi pa nga kinokorek ata yan eh. Yung ganyang eksena sa grade school and high school, hindi. So wala tayong, well, in the first place, historians are not a honorable, they do not have a special place in the Philippines, no? Na, name any historian you know right now. Diba? Ambit Ocampo. Ocampo is not a historian. It's just like a trivialist or something. No? Si Professor Van Vierna, si, ako marami ko, Reynaldo Ileto, si, of course, yung mga giants, no? Si Constantino, si Hokano, but other than that, sino ba yung mga kilala ng mga tao? They don't even care, you know? Yeah. I don't even know na, di ba, ilang, alam nyo sa Netherlands, no? Parang, pag may mga nakikita akong mga libro ng mga, pupunta ko ng mga bahay ng mga Dutch, ano, parating may history book, parating akong may nakikita ng history book sa ano nila, bookshelf. History ng bansa nila. So, ikaw ba kayo sa bookshelf? Yung ba may history ba kayo ng Philippines? Sa bookshelf ninyo, or you even care to buy it? So, so parang, ayun na ang eksena natin. Kaya nga ito, itong ano, emergence ito ni Duterte na, magse-secession. Akala lang nila, Duterte is out of his mind. Pero, bakit hindi kayo nakikinig ng mga speeches niya noon? Nung siya itumakbo ng presidente. Ano bang pinagsasabi niyo doon paulit-ulit? Historical justice. Historical justice ang gusto ng Mindanao. Historical justice ang gusto ng Mindanao. Oh, ang grabe nga yung pagpapaliwanag niya noon eh. Tapos hindi ito pinapakinggan. Ba't hindi ito alam ng mga ibang tao? Kasi ang binabalita lang sa inyo nangyari ng mainstream media, yung puro yung pagmumura niya. So, alam yun na kung paano ginawa kayong tanga ng mainstream media. So, yung iba rin naman, maraman silang pakialam, they don't care of deepening their knowledge and understanding. So, yun yung eksena nila. So, ang mga chika nila, kaya ngayon, lost ngayon yung mga tao. But from the people of Mindanao, alam nila yung pinaglalaban ni Duterte. Oh. Alam ng mga taga Mindanao ang history nila. Correct. And that is ano no, yung mga comment like, eto kasi si Duterte yung ganyan-ganyan. They think that Duterte is trying to parang ang dating kasi ang pagkaintindi nila, dapat Duterte hindi ka nagsasalita ng ganyan para yung mga taga Mindanao hindi ganyan yung damdamin nila. Not thinking that whatever Duterte is verbalizing is an existing sentiment. Matagal na matagal niya. Siyempre, hindi rin alam ng mga taga-Maynila anong tawag sa kanila ng mga taga-probinsya, Imperial Manila. Alam mo yun, parang
napaka-ignorante ng mga Manilenyo, lalo ng mga Manilenyo, no? Na ang tawag sa kanila, Imperial Manila. Dahil ang alam talaga, ang ano talaga nila, you know, Manila is the seat of colonial power. Of Spain and the Americans. That is always what they're gonna view it. You know? So, yun ang ano, yun ang eksena ng buhay-buhay dyan. Na, sabi, tama si Dico, wala naman siya sinasabi na magigere. Sinasabi niya is, pinag-uusapan is the legal way of secession. And there is actually a legal way of seceding. Yes! And, in fact, diba ano na, ang tawag dito, what do you call it yung sa international, meron kang ano eh, what is it yung internationally, Yukogens. Self-determination is a Yukogens. Self-determination, especially, yes. Especially niyan, sa context ng secession, especially that applies to decolonization. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. So, kaya ang ano niyan is, eh, hindi naman, natapos ba ang colonization ng Pilipinas? Or ng Mindanao? Yun ang tanong ng Mindanao, eh, natapos ba yung colonization? Mm-hmm. Hindi ba? Parang East Timor yan eh, di ba? Yung East Timor, it was a na-attached sa Indonesia because of colonization. Mm-hmm. So, it's East Timor right now is independent. Yun ang kanyang pinaghuhugutan nung East Timor. And that applies as well to Mindanao. No, in the context of the colonization, may laban sila. 'Di ba? Kasi nga what is Philippines? Philippines is a colonial invention. There's no Philippines before. There was no Philippines before, but there was already different kingdoms of Mindanao. So alam mo 'yon, na parang ayun yung ini-eksena nila. Well, you can have some form of unity, but I think the best way to do it is to have a confederation. Hmm. And everyone will have some sort of autonomy, pero meron kayong unity and you are united for some reason. So, Ito yon si Reiko, yung kausap namin kanina. Umakyat siya kaso may work na daw siya, kaya bumaba na siya. Pero, Reiko, ikaw ang dapat maging careful. Kanina, I demonstrated that you said a lot of things that you don't know. And yet, ang kapal lang mukha mong mag-assert ng be careful, be careful. Hindi ka nga careful doon sa sinasabi mo eh. Sinabi mo, walang kinalaman si BBM sa People's Initiative. I demonstrated to you his involvement in the People's Initiative. Why? Through the budget. Taga-samba si Reiko sa Pilipinas? Taga Cebu daw siya. Taga Cebu sabi niya. Taga Cebu daw siya. So ngayon parang Rico, yung sasabihin mo be careful. Ikaw nga you're not careful enough to check on the history of Mindanao. Ikaw nga you're not careful enough to check the involvement of PBBM dito sa People's Initiative. Ano, hindi yeah, careful. You're going to tell us, be careful. You are not careful. So, tigil-tigilan mo kami, Reiko. Alam mo, Reiko, you have to be careful because your sentence doesn't make any sense. Careful what you wish for. Hindi careful kayo, taga Mindanao Heights. Can you write a coherent sentence so that I can be convinced that you know what you're talking about in the first place? Moving on. So, yun yung basis niya, no? Well, magkakaroon ng violence sa Mindanao if you're going to use military force against a peaceful expression of sentiment against a peaceful process of seceding, magkakagulo. 'Di ba? Secession is not valid in international law if it's through violence. Mm-hmm. So, a lot of countries frown upon it. Kasi nga, of course, syempre takot din sila sa kanila, no? Pero the thing is, if there is a secession sentiment, and then nagkaroon kayo ng away, actually, mas mapapabilis pa yung secession nila.
yun nga, yung, ang sinasabi, yun nga eh. That's the irony of it eh. Kasi, wala namang sinasabi yung mga taga Mindanao na, oy, mag-alsa tayo, take up arms or things like that. In wala namang sinasabing ganun. Oo, wala namang sinasabing ganun. In fact, the secessionist ideation was expressed out of frustration of what is currently going on in Mindanao. Okay? Ah, si Ray pala taga Mindanao. Sabi niya, ibig ko sabihin, be careful what you wish for. Nag-reply ako sa isang nag-comment na anong be careful. Ano daw? Anong be careful kaming taga Mindanao? Anong, what would they be careful for, Reiko? Actually, you be careful. Bakit yung sinasabihin yung mga taga Mindanao, be careful of what they wish for? About they wish to have, to forge their own destiny. Pero ikaw, wala kang pakialam na merong 17 na EDCA site sa Pilipinas. And empirically speaking, according to studies commissioned by the US military themselves, magnet ang mga US bases for a lot of violence. Kaya wag mo kami sasabihin ditong be careful na gusto ng Mindanao to have their own destiny. Eh ikaw hindi ka nga careful sa putang inang ginagawa ng presidente mo eh. Meron kang 17 US bases sa bansa mo. This is colonization all over again. Ano protection for China? Aanin ka ng China? Sa tingin mo ang Cebu lulusubin ng China? Ha, Reiko? What can they get from Cebu? Have you ever been to China? Do you really think? Ano kukunin sa'yo ng China? Ano kukunin sa'yo ng China? Bakit yung mga made in China mong gamit? Oo. Kita mo na, hindi ikaw Reiko, ang hindi careful. Hindi mo alam pinagsasabi mo. Bakla. 2,000. Ilang years na. 5,000. Wala. Did you even ask yourself? Did you even ask yourself, Reiko? Taga Cebu ba to si Reiko? Feeling ko Reiko, na sa loob naman si Reiko. Taga Cebu ka ba? Or kung saan ka ba? Did you even think why China never colonized the Philippines? It is our nearest biggest country in the world ever. Tapos sa tingin mo ngayon, iko-colonize ka. Bakit? Ano po proteksyonan? Paano ka po proteksyonan, Reiko? Umakyat ka nga. Anong kailangan mong proteksyon sa United States laban sa China? Anong kukulin ng China sa iyo, pek-pek ng asawa mo? Oo. Ano? Hindi interesado. Hindi, Reiko. I wanna know, anong proteksyon ang kailangan mo sa United States laban sa China? What? Sas, may ano nga, Joey, may ano nga si Haya dyan, yung one question niya against that narrative. If you look at the history, tell us a country that China bombed ever. Or colonized, yeah. Mm-mm. Ever. And then compare it to USA, who funds a lot of wars, who sends a lot of ballistics against countries. Compare it to China. Now you think all of a sudden China will bomb the Philippines? Are we that special of a country? No, are we that stupid to think about it? Oh, special. Are we that stupid? Are you that... Na-colonize ng China ang Tibet? Actually, no. No. Oh, ayan na naman. Ito na naman si Reiko. Reiko, wala ka namang alam sa history. Diyos ko, Lord. Just me, Reiko. Ano ba yan? Reiko, huwag kang tumanga. Alam kong tanga ka. Nakita ko na yung profile mo. Wala kang alam. Do not argue based on ignorance. Kung wala kang alam, pwede ka naman tumahimik, tas magtanong ka. Pero huwag kang magmamaganda na may alam ka. Ang tanong ko sa'yo, Reiko, anong protection ang kailangan mo laban sa China from the United States? Tell me. Sabi ni Reiko, huwag kayong mag-ad hominem. Ikaw kaya kanina ka pa nag-ad hominem? Reiko... Reiko, pag sinabihan kang tanga, hindi yun ad hominem. Description yan sa ginagawa mo ngayong gabi. Di ba, I proved already, natatanga-tanga ka dun sa assertion mo na walang kinalaman si BBM sa PI?
When Rico, in fact, he signed the insertion of 12 billion budget for plebiscite. Rico, what about WPS? Anong protection ang kailangan mo about WPS? Tell me. Oh, kita mo? Ito yung produkto ng ginagawa kayong tanga ng mainstream media. Hindi kayo nag-iisip ng malalim. Okay? Ikaw, Reiko, sabi niya, WPS, really? Yeah, I'm asking you. Kita mo, bakit ka magtatanong? Pwede mo namang sagutin ng diretso, ano ang kailangan mong proteksyon? Hmm. Oh. Why can't you say it clearly? Kasi if you know, it should be easy eh. If you know, it should be easy to answer. Yeah, parang ako, kayang-kaya kitang, ano, the mainstream source ko. O sige, anong source mo, Reiko? Maglatagan tayo ng source. Anong source mo about the history of the Spratly conflict or the South China Sea conflict? Anong alam mo dyan? Deterrent versus, kita mo, okay, Reiko, define deterrence. Ayan na naman si Reiko. Kita mo, alam mo yung pinagbabasa nito, yung hindi niya alam kung ano yung ginagamit mga terms. No, Reiko, sabi niya, ako daw ang source ni Reiko. Eh kung ako ang source mo, ba't kanya ka mag-isip? Si Coach Jarrett ang source mo? Eh bobo, eh wala namang alam yun. Ano namang alam ni Coach Jarrett? Sige nga Reiko, panindigan mo yan, umakyat ka kung tama yung citation mo. Oo nga, umakyat ka. Magkakalaman tayo dyan kung anong klaseng level ng Are you ready for this conversation? Because if you are going to assert na ang sources mo ay si SAS, you better be ready na i-demonstrate sa amin ang level of comprehension mo sa sinabi ni SAS. Oo nga, Reiko, umakyat ka. Kung totoo may pinaglalaban ka, umakyat ka. Wala pa akong break. Wala ka pang break. Kanina ka pa, nandiyan ka sa Facebook. Ano yan? Diyos ko, Day. Diba, hindi ganito nila, Reiko. Ano ang pinag-utagatan ng South China Sea conflict kung talagang nagbabasa ka sa akin? Anong pinag-ugatan yan? Quiz time. Okay. Huwag kasi tayo magsisinungaling, Reiko. Tangin ang pagsisinungaling to. Diyos ko, dayakla. Sagot, Reiko. Tingnan mo, hindi mo masagot ng mabilis. Sabi niya, Reiko, source Mar Joseph. Di ba yung ano to eh, threatened China dyan kasi magiging choke point. Yan? Ha? Huh? It doesn't make any sense. Why cannot you construct coherent sentences? Okay, sino bang, meron ba ditong ano, pareho ng Strait of Malacca? Ano nga oh? Why are you offering disjointed concepts? Pwede ka bang magsulat ng coherent sentence? Dude, Reiko, if you really think that you are, that you have a coherence, you don't. In one concept after another. Nakalecture, enjoy na po ako sa Team JDV. So ano ba to? Sino bang parehas ni Reiko ang paniniwala at umakyat kayo? Naalala ko, no? Naalala nyo ba yung meron naghamon sa akin na isang vlogger? No, debate tayo sa us about the job. Tapos, si ano, ang tawag dito? Anong pangalan nun? Yung parang Nico radio David? Announcer yung boses. Nico si David? Nico David? Hindi. Si older guy at saka hindi obese. Yun doon. Ano to? Reiko, you are not making any sense. Sabi niya, ang WTPS have a huge impact sa trade, di ba? What do you mean meron siyang huge impact? It doesn't make any sense. Ano ba yan? Audience impact? I-complete mo yung ano mo, yung... Yung thought mo, ano ka ba, Reiko? Hindi ka ba tinuruan sa eskwelahan na kung anong ibig sabihin ng pangungusap? Ang pangungusap, what is a sentence? Ang pangungusap ay isang ekspresyon ng kumpletong ay grupo ng mga salitang naghahayag ng kumpletong kaisipan. Oo. In English, a sentence is a group of words that expresses a complete thought. Uh-huh. You don't have a complete thought.
Therefore, you don't have a sentence. Therefore, you cannot argue well.